Yun. Welcome back guys sa ating channel. I'm Rod again from Rodworks TV. Ngayon sa video ito, mag-share lang kami sa inyo kung paano tayo mag-spot ng fake or hindi fake, no? Na mga power tools. So, disclaimer lang po, hindi po tayo professional para tumingin talaga ng mga original. Pero, based on my experience at nakaranas na rin, nakabili ako ng fake. So, una muna, didiscuss ko guys sa inyo at isishare kung saan ba nabibili yan yung mga fake tools. So, una din pag-usapan yung fake. No, in fake, mga guys, kadalasan yan, nabibili natin sa mga bangketa. No? Kaya medyo mura sila kasi una-una, hindi sa gabay ng mga stall. No? Tapos yung mga fake na yan, ang kadalasan, ang kinukopya nila yung mga brand name din, ano? So, ispatan natin, paano malaman pagka talagang fake yung isang gamit? So, meron ako rito, no? Jigsaw, no? Bush naman yung pinakapangalan ng brand na to. So, kung napansin ninyo, yan mga guys, sticker yung pinaka-ano niya, yung pinaka-pangalan na kalagay na Bush. Yan, sticker. No? So, ito, kadalasan, pag nabibili natin, napakamura lang. Nabili ko ito ata, 1-1. Yan, no? So, napansin ninyo, yan, steel plate lang siya. No? Tapos, mahina ang granahin niya mga guys. So, yan, no? Sira na siya. Hindi siya tumagal kasi nung ginagamit ko ito, uminit siya, no? Nung unang mga gamit, init lang. Susunod, talagang uminit na. Na talagang parang ayaw na mahawakan. No? So, subang init niya, yung mga ano yung sa loob, yung mga grasa niya, naglabasa na. No? Nagluluwa-luwa na yan dyan. No? Kasi hindi siya original. So, isa na yan sa pinakaano ng fake, eh, no? Mabilis masira. No? Kasi hindi siya original. Tapos, mabilis uminit. So, abala sa ating mga paggawa. Kasi antayin nyo pang lumamig. No? Tsaka pa lang uli makakagamit na naman. So, nag-aantay tayo ng time. At sa ating mga karpintero, pagka na gumagawa tayo, aabala pagka ganun mga sitwasyon ng mga guys. So, napakita ko dito, meron akong pinili. Dahil nasira ngayon, so bigla akong pumili ng DCA, yung brand niya. DCA, okay gamitin to mga guys. Na ang model nito is AMQ85. No? So, reviewin natin. Pag tinignan mo agad siya, nagustuhan ko nito kasi parang nakaano na siya, aluminum or hard alloy. Kaya mahusay siya gamitin. Ano? Kasi pag umiinit, hindi agad nasisira yung mga granahe niya kasi protected siya ng aluminum na to, na hard alloy na to. Tapos yung base niya mga guys, nung pasan niyo steel lang yung pinaka base noon. Ito naman alloy yung pinaka base niya. Tapos nagustuhan ko rin dito kasi itong pinaka base na pinaka ilalim niya, meron pa siyang asbestos. So hindi siya nakakasira sa laminated kasi masailan yung kinakat namin. No, tapos meron siyang lever dito, 1, 2, 3. Yan, sa action niya yan, doon sa pinaka ano niya, sa strike niya, pag 3, mabilis siyang gumadgad. No? Tapos meron din siyang hinaan, palakasan, yung pinaka power nung striking mo. No? Tapos sa pagpalit ng talim nito, may tinatanggalan dito parang rubber. May instruction naman sa mga guys eh. Tapos may kasama doon sa pinaka lagayan niya, may kasama rin siya na screw para tanggalin niya. Tapos, kasi parang ano lang siya, parang naka-slot lang siya mga guys. Susubo lang ganun. Hindi siya yung isang klase na ginagamitan ng Allen wrench. So, maganda gamitin ito mga guys. DCA AMQ85. Ano? Gamit na gamit ko to at hindi siya basta-basta umiinit. Kasi okay yung mga granahe nito mga guys. Matibay siya. No. So next naman itong Bush. Pakita ko lang. Gusto ko sagutin yung nagtatanong sa atin at na nag-comment siya sa section box ano. Sabi niya ang cold steel ko na to is fake. Hindi ana kasi mga guys
Matagal na sa akin to, kung napansin niyo, serial number niya, halos nabubura na, no? Matagal na sa akin to. So, kung napansin niyo, yung pinaka-pangalan niya, label niya, yan, pinaka-label na Bush, naka-imbus talaga yung mga guys, no? No? Kita-kita natin, nakasulat yan, nakakapa natin yan, tapos yung pinaka-logo. So, hindi to fake, mga guys, no? 18 volts ito, yan, malakas ito, para pang assembly, kaysa mga solid wood, mga amba, kayang-kaya yung mga screw nito, mga guys, matibay siya. Matagal sa akin to, mga 5 years na to or 6 years. O matagal sa akin to. So pag fake kasi, mabilis masira, no? Mabilis uminit. So na-expose tayo sa mga matagal na paggawa tuloy. Kasi nag-aantay tayo, lumamig pa yung mga fake tools na yan. No? Yan din ako dito, Bush, no? Corded drill, ang model nito ay JSB-10RE. Gusto ko lang ito, mga guys, kasi handy lang siya, no? Meron din siyang review natin to, meron din siyang hammer drill, yan, tapos na normal grip. Tapos pag tinignan mo siya sa ilalim, sa bottom part niya, dito yung trigger, tapos reverse forward, no? So corded siya. Pag ano to, ginagamitan nito ng tsake, yung pinaka ano, tsak type siya, no? So higpit, tsaka maluwag. So okay ito gamitin, lalo na sa mga drilling, pang wall, kasi may hammer din siya. So partner to, itong Bush na dalawa to, pag drill ko, ito na mga guys, tsaka ako pabunta doon sa pinaka pader. Yan. Yan to, meron ako dati rin dito. Fake din to, mga guys, sticker din siya. So pag natanggal yung sticker, hindi mo siya makilala. Yan ang mga fake, mga guys, hindi mo siya ma-distinguish kung anong klase siya pagka nawala ng pinaka sticker niya. Yan kasi mga fake na tools. Itong Bush ka na to na JSB-10RE, may kahon yan siya. Kahit sa kahon na lang, kita mo, guys, may mga inbid talaga yan. Nakasulat yung Bush tapos yung pinaka-logo niya. Sa loob no, may kasama siya ito. Yung mga talim, guys, yan. Yung mga talim yan. No? Mga luman ito, mga talim ko. Kasi gamit ko na siya. Matagal na kasi sa akin ito eh. Ayan, no? Pero maganda dito kasi may lagayin ka ng mga talim natin. Lalo yung mga 1X, maliliit yan. So, hindi pa kalkat yung mga talim natin, mga guys. No? Kaya, ingat tayo, mga guys, ano? Pag i-invest natin ng mga pera sa pagbili ng power tools. No? Kasi nasasayang yung mga invest natin. Minsan, nakakapagkat lang ng konti, tapos iinit na, tapos may sira na. So, granahe, the best talaga yan, yung Bush. No? So, okay naman, kahit si DCA, yan, maka 50% discount yan. Mga mura lang yung mga tools niyan, pero quality, mga guys, the best siya gamitin. Tapos siya si Bush, okay rin yan, the best din sa, para sa akin yan. Medyo pricey siya, si Bush, pero good in quality. Talagang hindi ka iiwan. No? To, matagal na sa akin din to. Yo. Ha? Napupudpud na lang yung pinaka serial number niya, no? So wala na. Pero sa taga patagalan lang, talagang titibay. Kasi yung mga fake, no? Mabilis lang yan masira. Yun yung unang-una na pinaka nila, pinaka diferensya nila. Pagka fake, saglit lang yan, iinit, sira. Tapos wala pang dalawang linggo, isang buwan, sira na. Di ba? So, gawin natin, mag-ipon na lang tayo, dadagdagan natin ng konti, tapos bili tayo ng mga legit na mga power tools na may pangalan na kahit hindi naman ganun kamahalan, kung mga DCA, mga medyo mura lang mga power tools yan, the best yan. Ano? So, thank you mga guys, no? At sana may tulang naman kayo sa amin, kunting kaalaman na gamit natin sa ating mga paggawa sa araw-araw. Thank you mga guys. Ingat kayo.